1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito na katulad na kasing ganda ng Mama Sam ninyo. So yon, so ang chika natin today ay gusto ko mag-get well soon kay Madam Herrieta dahil na-aksidente siya nung nakaraang araw daw. So nagulat nga ako kahapon sa ibinalita sa akin. So Madam Herrieta, get well soon. So mag-iingat po kayo lagi dyan. At ayun nga, nakakalungkot. Nalungkot ako sa part na yun kasi alam naman natin si Madam Herrieta ay may edad na at saka syempre hindi ko alam kung ano ba yung nangyari talaga sa kanya ng grabe ba or what. So basta get well soon Madam Herrieta, God bless you and more power, magpalakas ka at laban lang. So yon. And then eto nga ang chika natin today ay syempre kahapon umattend ako ng birthday ng aking kaibigan na si Dira. Happy happy birthday. Ito ay isang Indonesian friend ko na sobrang close sa akin. Sobrang naloka ako kasi pagpunta ko doon sa birthday, akala ko madaming tao, yung pala, ako lang at saka siya, at saka yung isa naming kaibigan na si Kitty Ma. So, naisip ko lang na parang nakakatuwa, no, yung friendship namin since 2020 pa, tapos ngayon 2023 na, so mahigit ng 3 taon. At kung iisipin mo, Thailand, Indonesia, at saka Philippines, hindi imposible na maging mag-best friend, o, diba? So yun, so kasi may respeto kami sa isa't isa, hindi kami nag-uusap na alam mo mas magaling sa gito, mas magaling sa ganyan, alam na nila yun, diba? At saka nakikinig lang ako kung sinasabi nila, alam mo magaling sa gito, magaling si Miss Thailand, or kaya si Miss Indonesia. So, you have to respect. Kaya yung friendship namin tumagal ng gano'n. Nakakatuwa. Tapos nag-usap-usap kami na dapat every month talaga nagkikita na kami kasi parang ang tagal namin hindi nagkita at miss na miss namin yung isa't isa. Tapos yung ending ako, saka si Mr. Indonesia, si Dira, nag-inom kami dalawa. Tapos doon sa pinag-iinuman namin, daming cute. Kakaloka. Tapos ang daming tingin ng tingin sa akin. Charot. So, yun. So, alam mo naman, ang beauty ko, habulin ng mga Thai. Charot. Charot! So, yun. Nakakaloka lang. Masyado kasing yung charming talaga ng beauty ko in person. Charot! So, ayaw ni Christine Ann Perez ng ganyan. Kaya, hello sa'yo, Christine Ann Perez. So, ingat ka dyan. So, eto na. Marami tayong pag-uusapan ngayon na magtataas talaga ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kasi talaga naman, ay nako, grabe ang mga chika natin ngayon. So, simulan natin dito kay Miss Universe. Yes! Si Madam Anne nag-announce nga na sabi niya, we have 95 country competing in El Salvador this year. Are you ready? Mula kay Madam Anne. So, nakakaloka ha. 95 candidates. Ito pa lang ang kauna-unahan na sobrang dami na lalaban sa Miss Universe. Kasi, yung kay Catriona, 90 lang. So, ito, 95. So, after nung 90, bumaba. Noong last year, parang 60 lang yata sila. So, ngayon, 95 candidates. Ang bongga. Ang saya-saya nito. So, tingnan natin kung aarima yung pambato natin dyan na si Michelle D. Pero, ang natutuwa ako kasi exciting na labanan to kasi ang daming magaganda ngayon taon na to at ang daming, alam mo yun, palaban. Iba talaga ang level ng Miss Universe. Napansin ninyo si Kun Ann, nag-iba na rin yung level niya kasi umiinom na siya ng water ng Miss Universe. Hindi na siya madaldal. Behave na siya. Charot! So, yan. So, ewan ko dyan, may eksena lang yan. Balay mo naman, biglang aariba yan sa mga susunod na araw. Speaking of Miss Universe, so, ito nga. Diyos ko,
itong si Vina Road to the Miss Universe talaga. Iba ang ino-offer ngayon ni Vina sa Miss Universe Thailand at parang feeling ko siya ang mananalo ditong Miss Universe. Ay nako, ngayon pala naloloka na ako kasi parang feeling ko iba talaga yung ganda, iba yung galing, iba yung ino-offer nito ni Vina dito sa competition ng Miss Universe Thailand. So, ang tanong, paano kung ito ang makalaban ni Michelle D sa Miss Universe? I think pagdating sa stage present, iba kasi yung in-offer ni Vina, medyo kabugera to pagdating sa entablado, rampadora. Pero parang feeling ko naman, kung pagiging class ang pag-uusapan, mas class at mas elegant yung dating talaga ni Miss Philippines. So ayun yung pinagkaiba nilang dalawa. Ito kasi si Miss Vina, banat lang ng banat. Si Michelle D, alam mo yun, nandoon talaga yung quality na pang Miss Universe na pang world class beauty. Ah, di ba? Minin na ninyo yan. At saka kung karisma ang pag-uusapan, parang feeling ko, malakas pa rin ang karisma ni Miss Philippines. At kayang-kaya yan ni Michelle D. Diyos ko, sa ganda ng katawan ni Michelle D. Itong si Vina, mukhang nalas pag na charot. So, yan. Hindi naman. Chika lang yon. Nakakaloka kasi, di ba? Parang, alam mo yon, alam na alam mo na talaga, gawa ng ano yan, ng pabrika. Ayun. So, para ano. Kasi si Vina, alam ko din naman na matagal niya nang gusto lumaban ng Miss Universe. At maraming beses ko na to nakita. Iba yung beauty niya. Parang kakaiba. Sa totoo lang. Maganda sa maganda. Pero pitit yung style niya. But tignan natin. Kasi iba din yung ino-offer niya. Married woman. Malay mo naman, di ba? O marangkada to sa Miss Universe. Why not? So tignan natin. So I'm so excited. And then, eto nga. Diyos ko. Matindi to. Sa Miss World. So, si Gwendolyn Foriol. Mapantayan daw kaya yung galing ni Maureen Montaigne. Pagdating sa Miss World. So ako para sa akin, iba si Maureen Montaigne eh. Medyo para kasi ang dating sa akin si Maureen, matured beauty. Yung alam mo yon, matured woman. Alam niya yung inilalaban niya. Ito kasi si Gwendolyn, ano siya eh, younger beauty, di ba? So kung ganda, may ilalaban ang Pilipinas sa ganda, pero hindi ko lang kasi alam kung ano ba ang natutunan ni Gwendolyn sa kanyang paghihintay dito sa Miss World at ano ba ang may offer niya sa Miss World. Siya ba ay may ginawa at may natutunan para sa kanyang laban sa Miss World or naghintay lang siya ng competition ng Miss World? Magkaiba kasi yun, guys. So, mas gusto ko na sana mas merong natutunan si Gwendolyn Foriol sa kanyang paghihintay, sa kanyang compete dito sa Miss World. Kasi di ba parang ilang beses na parang hindi natutuloy yung laban niya. Yung parang nakakalungkot yun eh, nakaka-depress eh. Pero hindi natin alam kung ano ba yung napulot niyang aral sa paghihintay niya sa kanyang compete dito sa Miss World. So yun yung inaabangan ko sa kanya. May napulot ba si Gwendolyn na pwede niyang may offer sa Miss World? Kasi kung meron, malakas ang laban niya sa Miss World. Pero kung wala, eh walay tayo. So yon. So hindi ko alam kung kaya niyang pantayan yung narating ni Maureen Montaigne na top 12. Kasi medyo yung kay Maureen Montaigne, ang tibay nung ino-offer niya noon sa Miss World. Hindi ko lang alam kay Gwen. But may tiwala ako sa paghahanda ni Gwen dahil matagal niya na to hinintay. Sana lang huwag tayo ma-disappoint. So, na kay Gwen yon kung paano siya lalaban. Sabi ko nga kung beauty, andyan dyan na yung beauty niya. Kung tangkad, andyan dyan yung tangkad. Pero hindi ko alam kung ano ba ang iyo offer niya sa Miss World ngayong taon na to. So, yun yung abangan natin sa kanya. At itong nakakaloka, tatlong Pilipina beauty queen ang ilalaban sa international pageant na lalaban sa Vietnam. Ito nga ang Miss Earth, Miss Grand at saka Miss Charm. Ang tanong, swerte kaya sa atin ang Vietnam? Ako parang feeling ko, yung mga kandidatang ipapadala natin dyan ay sobrang gaganda talaga. At parang feeling ko they are empowered, they are strong candidates laban sa mga ibang kandidata. Si Yana,
iba ang ino-offer na beauty ni Yana. Kung makikipagsabayan siya sa Vietnam Beauties, I think talagang kakabog yung beauty niya. Dahil iba ang ganda na meron si Yana Iduana, Aduana sa Miss Earth, di ba? So, plus confident. Iba din yung confident na meron siya. Parang feeling ko kayang-kaya niya. And then, pagdating naman kay Miss Grand na si Nikki Demora, ako para sa akin, iba din yung beauty na meron ito. Kung ganda ang pag-uusapan, talagang diyosahan. Kaya lang, syempre, nandun doon, first-timer niya. So, kailangan siguro maghanda ng todo-todo para sa Miss Grand. And then, I think, kayang-kaya niya ang competition. Si, ano din, itong si ano tawag dito? Si Gravides. Si Chris ng Gravides. I think, ganun din. Iba din yung ino-offer na ganda. And, wala pa rin itong ano, international pageant na experience. Silang tatlo, di ba? Kung iisipin mo, virgin na virgin para sa international pageant. But, tingin ko lahat sila malakas. Tingin ko lahat sila may laban. Tingin ko lahat sila kakabog kasi kasing ganda ko sila. At kung kumpiyansa ang pag-uusapan, syempre iba ang ino-offer na kumpiyansa ng Pilipinas. At tingin ko kaya niya. So, yan! So, good luck na lang sa kanilang tatlo. Good luck sa laban nila. At ipagdasal natin syempre. So, yun. So, at higit sa lahat, maghanda sila ng todo-todo. Kasi kung wala naman silang hinanda, wala din. Katulad nga ng sabi ko kay Gwen. Si Gwen, hindi natin alam kung ano ba yung hinanda niya talaga para sa Miss World. At kung sana nagamit niya yung paghihintay niya para pagdating sa Miss World, eh, kumabog yung beauty niya. Pero kung wala siyang hinanda, eh, di walang mangyayari. Di ba? Yun lang yun. And then, eto nga. Oh my God. Ang dating Miss International 2016 na wala ng iba kundi si ito, Kylie Versosa, nagsalita na regarding sa bagong rules ng Miss International kung paano sila hahanap ng girls. At nagsalita na rin siya regarding dito kay ano, tawag dito kay Nicole Bermeo kung malakas ba ang laban sa Miss International. So doon muna tayo sa rules. Ang sabi niya, dati naman daw nang hinahanap ang panap sa Miss International ang punctuality and then yung skin color, titignan din daw yan, yung caliber mo sa entablado, and then marami daw ilaw talaga sa entablado, so talaga daw iniisa-isa daw ng mga judges yan. So yun daw yung experience niya, and I think daw, and sa tingin naman daw niya, wala naman daw pinagkaiba noong lumalaban siya at saka ngayon. So parang is the same lang na kung ano yung hinahanap, parang na-experience niya na yon. So, ang hinahanap niya ngayon dito sa Miss International, syempre, yung magandang stage, bago ang eksena, bago ang labanan, yung ba ang ipapakita ngayon ng Miss International sa atin. So, yon. So, basta sabi niya, be yourself lang sa mga kandidata, and then makikita naman daw yan ng Miss International organization kung ano ang talagang gusto nilang hinahanap sa isang kandidata sa Miss International. So, excited daw siya kasi nga tulad nga na sinabi niya, siguro newborn daw ang Miss International. And then pagdating naman dito kay Nicole Bermeo, ang sinasabi naman niya, malaki ang tsansa ng Pilipinas na maiuwi ang corona. Sobrang laki ng tsansa kasi daw small daw yung face, tapos pretty face, cute yung dating. So ayun daw ang isa sa mga katangian ng gustong-gusto daw talaga ng Miss International, yung beauty daw na katulad daw ni Nicole Bermeo. Kaya naniniwala daw siya na ang laki daw talaga ng tsansa na maiuwi daw ni Nicole ang corona ng Miss International ngayong taon na to. At sana daw makapaganda lang daw talaga ng todo-todo. At ayun nga, oo nga naman no, kung hindi ka nga naman maghahanda, eh di wala din, di ba? But naniniwala din ako ha, kay Nicole Bermeo, iba din talaga yung ino-offer na beauty nito. At parang feeling ko, yung kumpiyansa niya kasi, yung confident level niya, kung ikukumpara ko siya kay Hannah Arnold, iba yung ino-offer na confident level talaga ni Nicole Bermeo. At parang feeling ko, kung intelligent ang pag-uusapan, ay nako, grabe. Sobrang galing din na itong babaeng to pagdating sa kudaan. And then, yung skin color naman niya, ay talaga naman masasabi ko, pak na pak. Alam mo yun, yung beauty, I think nando doon. So, lahat ando doon. So, naniniwala nga si
Kylie Versosa na malaki yung tsansa ng Pilipinas sa Miss International. At doon naman daw sa Miss International Organization, natutuwa daw siya sa pagbabagong makikita niya dito sa Miss International ngayon taon na to. So yun, ang inaabangan nga daw niya yung production daw ng Miss International, kung ano yung i-offer. Pero sabi niya nga, yung punctuality, yung mga hinahanap pang iba ay dati na daw yan. So ngayon, at least mas detail lang daw at mas parang yung eksena daw ng Miss International ay klaro sa atin lahat kung ano nga ba ang hinahanap nila. So yon. So ayun ang say ng ating Miss International na si Kylie Versosa regarding nga dito kay Nicole Bermejo at saka syempre sa bagong ano, sa bagong tawag dito, rules ng Miss International. Ako masasabi ko, tama naman si Kylie Versosa. So dapat ma-excite tayo at mag-trust tayo doon sa kandidata natin, kasi yung kandidata naman natin ay masasabi naman natin na malakas naman yung laban, at kung confident level lang naman ang pag-uusapan eh punong-puno din naman talaga ng confident etong si Nicole Bermejo. So wala tayong dapat ipag-alala kundi hintayin ang laban niya. So yun. So ayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys. Guys, maraming salamat po syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, dapat lagi ka lang naka-smile para lagi kang maganda. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.